ka pa nag-a-abroad at nasa Pinas ka pa, pag sinabi mong wala kang pera, baliwala lang naman sa iba. Hindi ka pinapansin, minsan nga nilalayuan ka pa. Kahit dumadaan sa harap mo, parang hindi ka kilala. Pero ngayong OFW ka na, nag-iba na ang senaryo. Pag sinabi mong wala kang pera, ginagawa nilang issue. Ikaw ay umabang, makasarili, madamot, na parang obligasyon mo na sa lahat ay mag-abot. Hindi naman lahat ng OFW ay malaki ang sahod. Mahirap bang paniwalaan yon porque kami ay nasa abroad? Dumarating din ang time na walang-wala rin kami talaga. Kaya pasensya na kayo kung pamilya namin ang inuuna. Di lang nila alam kung ano ang buhay mo kapag sa ibang bansa ikaw ay nagtatrabaho. Pangungulila at lungkot na iyong dinaranas. Mahalagang okasyon, ganun na lang lumilipas. Di lang nila alam na lagi mo silang iniisip kapag mag-isa ka na lamang doon sa iyong silid. Sana'y alam nila na lagi kang nananabik, na sila ay makausap kahit na saglit. Ayan. Anong masasabi mo sa amo mo? Ikaw? Nagdadrive muna. Nagdadrive. Isip na lulutuin. Saan ka na sa'yo? Nag-aral na nga ako ng Caritas kasi yung pinag-aralan ko kung halaman yan ang daming seasoning, hindi rin pwede. Wala akong seasoning sa amin. Yeah. Walang seasoning sa amin, hindi pwede. Walang silbi ba? Walang silbi? Walang silbi ah. Kasi bawal akong gumamit ng paminta, bawal akong gumamit. Bakit? Ang sela naman. Hindi nga. Ayong pinag-aralan mo kasi merong amo kasi, na ayaw nila ng mga black pepper. Oo, maraming masisunay mga luya bawal. Oo, sa ano sa pinag-aralan mo? Pag talagang yung ano talaga major na sa Chinese talaga. Sa akin wala siya nagagawa kasi ano. Full na seasoning yan. Pang restaurant ba yung pinag-aralan mo? No choice sila. Pinag-aralan niya. Pero may idea naman ako ng restaurant. Ano ba ang restaurant? Pero hindi niya maluto. Tapos walang seasoning. Tapos hindi pwede. Tapos ang amo niya. Ayaw. Ano, kailangan asin toyo lang. Toyo kundi sugar. Bawal ang magic syrup. Ang hindi. Ano ba yun? Ano mga dito? Chicken cubes. Kaya anong natutunan mo? Nilagang gulay lang. May konting asin at may konting oil. Mag-aaral ka pa ba sa susunod? Oo naman, kasi pang sarili din naman natin yun, di ba? Pagdating natin sa Pilipinas, magagamit din yun. Magagamit din. Yung idea, parang kung nabanggain ko siya. Yung idea na pinag-aralan, hindi mo yung nakukuha ng basta-basta. Magagamit mo yun everyday, pero less ng seasoning ka. Ay, kumusta naman ang amo mo? Okay sila. Mabait naman ang amo mo. Dito kami lagi, nagpapacheck up ng baby mo. Ayan, mabait naman siya. Ayan, mabait daw ang amo niya. Ay, hindi lang ay yung popo. Kasi ayan. Kasi lang nakamantay sa akin. Yung lola? Yung lola ang hindi, ano, okay. Ilan taong ka sa amo mo? Ano na, nakapan year na ako. Magsisecond contract. Ah, magsisecond contract ka na, ayan. Eh, di mabait ang amo mo, kaya magsisecond contract ka na. Mabait sila, wala akong masabi. Eh, kumusta naman ang sahod mo? Sahod ko, minimum lang. Minimum lang. Nakakaahon-ahon naman pag sahod. Ay, malaking survive. Iba ang buhay ng katulong kaysa sa magpakatulong sa Pilipinas. Ayan, parang ako din. Katulong na. Hindi, di ba? Kayang bumili ng bigas at ulam. Hindi, kasi kung tayo sa Pilipinas, iisipin natin kung saan tayo kukuha. Dahil naranasan ko rin naman na nasa bukit. Yung pumunta ka sa bukit tapos hindi mo alam pag-ahon mo sa bukit kung may isasain ka. Ayan, tama. Kaya dito at least dito secure na yung isang buwan kahit mo. Kahit naman nasa buntok ka, hindi mo alam kung may aalihin ka, di ba? Kaya nga, ay paano kung bumaha? Kaya kahit mahirap magpakatulong sa abroad, tiyaga, at least ha? Tiyaga lang. Isipin mo na kumakain ka na, nakakalibre ka na ng pagkain, napapakain mo pa yung mga anak mo. Ayan, tama yan. Naibigay mo pa yung pangangailangan nila. Tama yan. Diba? Buhay, katulong. Buhay, katulong po ang ating pero, sortihan din. Sorti. Merong talagang nakakaranas ng gutom. O, may nakakaranas din ng gutom. Pero swerte natin pag tayo nabibigyan ng sapat na tulog, sapat na... Kanina yung nakita ko dun sa park, kanina yung kasama ko, ano siya, problema siya kasi wala siyang food. Dito, McDonald's! Nag
talaga. Naputol po ang usapan namin. Ayan. McDonald ba o McDonald's? Ibig sabihin, swerte ka sa amo mo. Swerte ka rin. Swerte ka pa rin sa amo. Thanks God pa rin. Gawa na. Ayan. Marami pa rin. Pag makikinig mo yung side ng ibang helper. Oo. Yung kanina, yung nakasama ko kanina, bago pa sa inyo. Oo. Tatlo ang bata niya. May newborn siya. Sa kanya yung baby. Di kuyat na siya. Oo. Ay may dalawa pang 6 years old. At isang 8 years old na makulit. Yung 8 years old, hindi na nakikinig. Oh, matigas yung, na ulo. Yung 6 years old, maingay. Hello. Makulit na rin. Oh. Ayun. Kaya problema niya, gusto niya lumipat ng amo. Kaso no choice siya kasi ang hirap ng process ngayon. Dahil ikot daw ng China. Tapos, sabi niya. Madali lang, basta naka... Sabi niya. Oh, mahirap na nga daw ngayon. Mahirap na. Magka-quarantine ka sa labas sa Shuhai. Oo, ayan. Kaya sa ano ay nakikipagsapalaran ka. Kaya ay susugal ka. Kaya ano matalo ka o ano kung lilipat ka halimbawa. Kaya anong sigurado kung okay? Anong ma-advise mo sa ating mga kakunyang na nahihirapan sa kanilang mga amo? Taong, at least lang hintayin ng pera sa Pilipinas. Anong masasabi mo? Tiis lang, hindi para sa akin tiis lang kasi hindi tayo forever na mga ngatulo. Hindi nadanas natin to kasi meron tayong paglalaanan ng mga anak na pinapaaral. Pero yung mga pamilya natin, sana naman huwag ganun kaaso sa pamilya dito porket nasa nandito tayo kasi syempre hindi kakahirap yung hindi kumu abroad na mumulot ng pera. Oo, sumasahod tayo pero yun ay tama lang sa pinaglalaanan sa family sa Pilipinas. Ano naman masasabi mo sa mga kamag-anak na humihirap ng pera? Bigyan mo na lang pag meron ka. O pag meron. Pero huwag pautang. Pag meron. Kasi sasama lang yung loob mo pag inutangan ka tapos hindi ka binayaran. Hindi, sasama ang loob nila. Sabi kasi nila, akala nila may pera ka. Oo. Pero ang totoo, sakto lang para sa pamilya mo. Sabi nila, pag halimbawa inutangan ka, kung ano yung meron na kaya mong ibigay, ibigay mo siya. Pero huwag mo nang aasahan babayaran ka. Guys, this is a konyang talk. Yeah, konyang talk. This is a yes. That halimbawa, siya nagsabi sa'yo, kung magkano yung kaya mong ibigay, ha? Ibigay, hindi. Huwag mong isipin utang. At paano kung ganito? Pag may sobra ka, pwede kang magbigay. Pwede ba? Ayan. Kung magkano yung sa'yo, hindi pala pwede. Sabi niya, matapang 1,000, sige na. May ganon. Ay kung magkano yung nasa bulsa mo, ay pag binigay mo yun, huwag mo nang isipin babalik sa'yo. Ayan. Walang samaan na loob. At ayan. Sige na, isan lang mo yung passport mo. Ano namang masasabi mo sa mga kunyang na nagpapakahirap dito tapos ang asawa sa Pinas is nangangapit bahay? Oh, isa ako dyan, pres. Oh, inamin. Para sa akin, ipamigay nyo na. Kasi useless eh, nagpapakahirap ka dito tapos. Ayun mo, ako po rin ng kulay. Yan yellow kay Heidi Lindias. Ayan. Paborito ko yan. Ano? Para sa akin, pagbigyan mo na kung ano yung gusto niya. Kasi kahit pilitin mo siya eh. Kahit ano. Malaki lang yung nagagawa sa yung damage sa yung puso, sa yung kaluoban. Tsaka sa trabaho, di ba? Focus ka na lang sa work mo. Di ba? At sa trabaho, nakaka-affect din yung iniisip mo siya doon. Oo. Parang mapupunutan ng tinig pag ano eh. Pag ganun, halimbawa, ganun naman ang asawa mo. Iniisip mo ba na maghanap ng iba? Hindi. Or palitan siya? Hindi. Kasi alam mo naman na hindi rin mapapabuti. Kasi kaya, tama. Sa umpisa lang magiging okay. Tama. Mapapabayaan yung mga anak. Ayan, tama. This is the loyal. Focus to your kids. Yun. Ibig sabihin, umalis ka ng Pilipinas, na isang goal mo, na babalik ka, na success ka. Oh. Yan si ate. Ganon si Ate Angge. Ayan. Ayan, buhay kunyang. Kunyang talk po yan. Kunyang talk. Ang iyong channel ay... Yan. Ayan ito. Taga-Unisan po ito, new friend. Claveria Plazuelo po. Ayan, shout out sa pamilya niya sa Unisan, Quezon. Ayan. Maraming salamat, Ate Angge. Ayan. Salamat sa fresh banana. Sa pag-share mo ng iyong mga idea about OFW.
Yan, salamat, salamat guys.